Good morning everyone guys! So ngayon magsiset up tayo ulit ng ating balloon decor at ang request ng client ay balloon arc. So pa-arc siya guys ang ating gagawin ngayong araw at first birthday ito. So ang gagamitin natin ay ang gray and baby blue. Bali parang red to gray siya. So tara, simulan na natin ang ating pagsiset up. So ngayon, itong ating ginagawa. Meron kasi yung venue na parang wood backdrop siya. Pero nilagyan ko pa rin siya guys ng black curtain para mas matakpan yung wood backdrop. Then isusunod natin yung talagang gagamitin nating white curtain. Alright. Curtain. So, syempre, isusunod na natin dyan ang ating Christmas lights. Then, ito nga pala, guys, ang ating gagamiting stand. Ang pinili ko lang to sa Shopee, guys. So, hindi ko matandaan kung magkano ang presyo nito. Pero, nasa 500 plus to. Wala pa siyang 600. Yan. Ganyan lang siya kanipis, pero very usable talaga siya. Napakaganda niya. At meron siyang inflatable na nilalagyan siya ng water sa base para yun yung nagpapatibay na maka-stand. Makatayo yung ating stand. Ano ba yun? Ang gulo-gulo ko naman, no? O, yun. Tapos, ayan ang ating gagamitin para masunod natin yung gusto ni client na balloon arc. So, ayan na nga. Sinisimulan ko na nga, guys. Ilagay ang ating mga balloon. Ayan. So, madali lang siya, guys. Medyo kailangan lang may assistant ka talaga kasi nga medyo gumagalaw-galaw siya. Pero pag nakabit nyo na yan, talagang nag-stand naman talaga siya. Ipaglalabang ka naman niya yan, guys. Huwag ka mag-alala. Ayan, so yan. Medyo mapupuno na natin ang ating balloon arc, di ba? Kung titingnan ninyo, napakaganda niya tingnan. At talagang nabigyan natin ng mustisya ang balloon arc ni Madam. So yan nga, guys. Bago and after. Bago ano ba talaga? After natin magawa yung ating balloon arc, ay meron tayong nilalagay dito na pang-accent niya, guys. So, chrome balloon siya, 18 inches. At meron din akong ginawa na mga 5 inches na mga maliliit. 5 inches nga, di ba? Kaya nga maliliit. So, 5 inches na balloon, matig-apat. So, yung, yun yung gagawin din natin siyang, ang gulo ko. Gagawin din natin siyang accent. O, yan, yan, nalalagay ko na para makita niya na ang gulo-gulo ko kasi kausap. Ayan. So, titingnan niyo lang, guys, kung saan yung parang trick ninyo na mas maganda ilagay ang ating mga accent at ma-feel nyo naman yan, guys. So, pag tinitingnan nyo yung ginawa ninyong arc or balloon garland, basta ma-feel nyo kung saan yung gusto ilagay yung accent. So, yan. Ilagyan natin ng balloon chrome. Puro chrome balloon ang ginamit kong pang-accent yan para medyo mas lumitaw at mabigyan ng kulay ang ating balloon backdrop. Ngayon na sinusunod na natin ang ating balloon name ng ating ba yan? Talagang pumokus pa si Kuya, oh. Ayan, kinakabit ng ating balloon, ano ba? Ang gulo ko talaga. Kinakabit ng ang styro name ni celebrant. Medyo mahaba talaga yung name niya. Buti na lang magkasya talaga, guys. So, si Primo Christoph. Alis, Kuya, alis. Alis. Turns 1. Ayan. Talaga to si Kuya Gendry. Napaka, ito eh. Nakakainis. Kukuruting ko to mamaya. Ayan. So, ayan. Kasya naman siya, guys, sa ating balloon backdrop. O, diba? At ito na nga, guys, ang ating natapos na balloon backdrop. Sobrang nagustuhan to ni client at natuwa siya sa ating mga ginawa. Ayan ang ating balloon decor para kay Baby Christoph. So, shoutout sa'yo, baby! Happy, happy birthday! So, salamat guys sa inyong pakikinig at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Sana huwag kayo magsawa na pakinggan ako at sana may natutulong din akong kaalaman para sa inyo. Okay guys, salamat and God bless you all!